Magandang gabi po sa inyong lahat, and we praise the Lord for this blessed time that we could come together. May tao po dito sa may court, and of course, mayroon pong mga tao dyan sa ating FB Live and the Zoom. So we praise the Lord for His Word again. Ay atin pong mabuksan, atin pong mapagbulay-bulayan, especially that we'll be encouraged through the life of this woman. And hindi natin alam kung sino po nagsulat ng book na ito. But sabi ng mga scholars, it could be dito sa linya ng magkakasunod ng mga books, Nehemiah, Ezra. So it could be Ezra ang sumulat po nito. Okay, shall we, if you have your Bibles with you, we could open it up sa chapter 4. Hindi po natin buuhin yung buong book, but I will just expound to you chapter 4 of the book of Esther. And we will be working on 1 to 17. No? Chapter 4 of Esther, 1 to 17. So kung mayroon na po kayo sa inyong mga Biblia, ay sundan po ng inyong mga mata habang binabasa ko po ang salita ng Panginoon. Verse 1, when Mordecai perceived all that was done, Mordecai rent his clothes and put on sackcloth with ashes and went out into the midst of the city and cried with a loud and a bitter cry and came even before the king's gate, for none might enter into the king's gate clothed with sackcloth. And every province whithersoever the king's commandment and his decree came, there was great mourning among the Jews, and fasting, and weeping, and wailing, and many laying sackcloth and ashes. So Esther's maids and her chamberlains came and told it to her. Then was the queen exceedingly grieved, and she sent raiment to clothe Mordecai and to take away his sackcloth from him. But he received it not. Then called Esther for Hatak, one of the king's chamberlains, whom he had appointed to attend upon her and give him a commandment to Mordecai to know what it was and why it was. So Hatak went forth to Mordecai's unto the street of the city which was before the king's gate. And Mordecai told him of all that had happened to him and of the sum of the money that Haman had promised to pay to the king's treasuries for the Jews to destroy them. Also he gave them the copy of the writing of the decree that was given at Shushan to destroy them, to shew it unto Esther and to declare it unto her, and to charge her that she should go into the king to make supplication unto him and to make request before him for her people. So Hatak came and told Esther the words of Mordecai. Again Esther spoke unto Hatak and gave him commandment unto Mordecai. All the king's servants and the people of the king's provinces do know that whoever, whether man or woman, shall come unto the king into the inner court who is not called, there is one law of his to put him to death, except such to whom the king shall hold the golden scepter that he may live. But I have not called to come in into the king these 30 days. And they told to Mordecai Esther's words. Then Mordecai commanded to answer Esther, think not with thyself that thou shalt escape in the king's house more than all the Jews. For if thou altogether holdest thy peace at this time, then shall their enlargement and deliverance arise to the Jews from another place. But thou in thy father's house shall be destroyed. And who knoweth whether thou art come to the kingdom for such as time as this? Then Esther bade him return Mordecai this answer. Go, gather together all the Jews that are present in Shushan, and fast ye for me, and neither eat nor drink 3 days, night or day. I also and my maidens will fast likewise, and so will I go into the king who
which is not according to the law. And if I perish, I perish. So Mordecai went his way indeed according to all that Esther had commanded him. Tayo pong manalangin, Panginoong Diyos, kayo pong manguna, kayo pong mangusap sa amin. Kayo po ang magbukas ng aming mga puso at kaisipan upang sa pamamagitan ng Banal Espiritu, maunawaan po namin ang ninanais niyong dapat naming malaman galing sa inyo. Lord, forgive us. Cleanse us. So that we'll be worthy in your sight today. And help us, dear Father, your will through this book, through the life of this woman, Esther. This we pray in Jesus' name. Amen. Kung atin pong maalala ang Holocaust, which lasted for 1941 to 1945, napaka lungkot po, no? Isipin niyo on. Dahil itong, well, yung Holocaust ay galing sa dalawang word yan, eh, holo and kalos. So, it's a hole and a fire. No? And yun naman talaga ginawa ni sa pangunguna ni Adolf Hitler during the time, kung saan nilagay po sa chamber gas yung mga, ano eh, mga Jews during that time. Sa paniniwala na ang mga Hudyo ay na weaklings, mga mahihinang nilalang. And not only that, there are, in the record, 6 million Jews plus 5 million others ang pinatay po ni Hitler. Na? Malungkot yon. And kung titingnan po natin ang kwento de Esther ay halos magkatulad po nangyari talaga. No? At ito po ay magpapakita sa atin ng mga bagay patungkol po sa crisis na nangyayari sa buhay natin. I would like to entitle, very napaka-short devotion lang pong pag-uusapan natin ngayon. It's just a courage under fire. Nakapanood siguro kayo ng movie na ito, matagal ng movie. It's courage under fire. Ano ba ang meron ka sa time kung saan nailagay ka sa alanganin? Sa time na ikaw ay masasabing nasusubukan yung mga bagay na ninaranasan mo. Yan po ang atin po titingnan sa atin pong pag-uusapan sa pinaka-controversial na libro sa, hindi lamang sa Old Testament, even in the New Testament. Dahil po itong Book of Esther, ito po ay huli na sa pag-recognize ng mga church fathers na isama po sa 66 books. Na marami silang mga questions with the book 1. Isa sa mga question, kahit isa walang pong binanggit na Diyos diyan. I think dalawa lang sa Bible na books na walang Diyos ang binanggay. Binanggit isa sa mga books na ito ay ang Book of Esther. Wala rin, no? Makita natin na masasabi natin na patungkol sa worship. Wala na. So, nag-aalanganin yung mga church fathers natin na i-recognize siya as one of the books na dapat ilagay sa canon or maipasama siya sa 66 books during that time. Siguro mga around, maraming beses kasi yung Bible po natin ay hindi right away na-recognize 66 books. No? So, may mga tinatawag silang council or meetings sa mga church fathers. O ito, may question dito. Yung Book of Hebrews, may question dito. Tapos may mga question sila. Pero po, isa sa mga bagay na nagbigay ng tinatawag natin na kailangan natin itong siyang ilagay. Kasi meron siyang connection sa tinatawag natin na linya or seed. Dahil po, kung wala ang Book of Esther, kung pinatay po lahat ng mga Hudyo during that time, tapos na po ang linya ni Jesus Christ. Very important po yung Book Esther. That's why in the Book of Esther, actually, when you go to chapter 9, chapter 8, you will find na yung tinatawag na pagpatay, kasi nagkaroon po ng giyera dyan within that book. Hindi natin masyadong napagbigyan ng pansin yan if we're going to study. Na during that time, ay nung binigyan ng pahintulot na mabaliktad yung decree. Kasi yung decree,
papatayin lahat ng mga Hudyo. Pero later on, nung napayagan si Esther at na-reveal na na ang may kasalanan si Haman, nabaliktad yung decree. At ang decree ay mag-retaliate doon sa gustong papatay. So, actually, yung mga Hudyo nakipaglaban dyan, there's a war within that book. So, isa doon sa tinatawag natin na war, ay tinatawag nila, nung nanalo yung mga Hudyo sa war na ito, in that book, ay ang tawag dyan, the Feast of the Purim. At isa yan, no, sa mga magba-Bible quiz last week ng May, no, may mga feast po sa Leviticus chapter 22. Ang dami mga mga feast. Isa sa mga wala doon sa Leviticus yung feast na to, dito lang sa Esther. At even until now, itong piyestang ito ay sineselebrate po. One of the biggest feast po yan. The Feast of the Purim. Dahil itong Feast of the Purim ay isang pag-aalala na isang araw or isang instant sa buhay ng mga Hudyo ay muntik na silang mabura sa mapa. Ngunit sila ay niligtas ng Panginoon. The Feast of the Purim yan. At dito po makikita, alam niyo, daming trivia dyan sa Esther, no? Hindi natin lahat-latin yan dahil mayroon pa po akong klase pagkatapos nito. So, kita mo dyan, isa sa pinakamahabang verse na dyan din sa Book of Esther, no? Esther 8:9 yan, mababasa. Mahaba yan, sobrang haba ng verse na yan, no? At dito din natin makikita na ang actually, dahil tayong lahat po in lumakas sa Sunday School, akala natin yung bida ay si Esther. Pero I'm telling you, ang bida po ay hindi si Esther. Ang bida po dyan sa Book of Esther, si Mordecai. Siya po talaga ang bida dyan. Nailagay lang si Esther na parang bida kasi nandun siya sa pinakamalapit sa hari kasi naging queen siya. Pero ang storyline nag-revolve sa kay Haman at saka kay Mordecai. God ginamit si Esther na maging daluyan ng blessing na hindi sila namatay. Kaya yung storyline actually nag-iikot kay Haman at saka kay Mordecai. Na? At of course, we know that is a connection between the seed mentioned and yung Book of Esther po, siya pong kahuli-hulihang book sa history books ng Old Testament. Diba? Pentateuch. So, 5 books. Ang sunod dyan is Joshua. Ang pinakadulo ng Joshua, history ng Israel, mag-end po sa Esther. Tapos yung lahat po ng mga prophets, napapaloob dyan. Kasi diba, and Ezra, Nehemiah, mga Haggai, Malakay, doon yung nakakapasok sa loob. At kung mapapansin ninyo, si Esther ay hindi inilagay sa gitna. Kasi in truth, in chronological order, ang Esther po ay sa kaligitnaan ng libro ng Nehemiah. Esther, you will find that Ezra 1 to 6 ay tinatawag natin na second return. Okay? Pagbabalik ng mga Hudyo galing sa 70 years of captivity sa Babylon. So, 1 to 6 po yan. And there is what we called this temple completed ng Ezra. Temple ang kanilang kinomplete dyan. Sa kaligitnaan po dyan ng 7, 8, 9, 10, doon po sa kaligitnaan, doon po yung book ni Esther, which is mayroong gyera during that time. Pagdating po natin ng Ezra 7 to 10, ito yung return, no? Maraming returns kasi. There are 3 returns po. Kumbaga, dahan-dahan ang pag-uwi ng mga Hudyo. Kaya ito pong Book of Esther, it's like a bridge. Isa po siyang tulay at nagdudugtong sa tinatawag nating pagligtas ng Panginoon at pag-preserve ng binhi na later on you will know it's the Messiah. Apat lang pong bagay ang ating titingnan dahil hindi mo tayo masyadong baptistic ngayon, imbis na 3-4 yung pag-uusapan natin at hindi po matagal ito. We will find na ang book po, si Esther, kung ano po ang naging ugali niya. On chapter 4. Ito yung trying moments. Ito yung fire during the time or crisis during the time. And you will find number 1 is the background of this crisis. No? Nabalitaan na Esther. Papatayin na yung lahat ng mga Hudyo.
And of course, we know that when Mordecai learned all that had been done, si Mordecai po talagang nag-ano siya ng kanyang, nag-sackcloth siya, nag-ayuno siya, nag-fasting siya. Dahil ito po ang pagluluksa kung saan masasabi niya, may pag-asa pa ba? Or itong paglulusang ito ay isang pagsusumamo sa grasya at awa ng Panginoon. Even though hindi naman makikita na nag-pray sila, pero the idea, yung fasting, ay kadikit po yan ng prayer. Palagi pong magkadikit yan. Mordecai tore his clothes and put on sackcloth. And he went into the city. At nalaman ni Mordecai na nagbigay na ng decree. I don't know bakit napaka-hasty naman yung decree na binigay ni King Ahasuerus, or the other name for this king is Xerxes. No? At ito, ang nasasakupan niya po ay 127 provinces. Kumbaga, tingnan po natin in geography, ito pong mga Hudyo na kinadadkad o naging captive sila sa Babylon during that time, ay nagpalit-palit yan. Babylon, pagkatapos Persia, Mede, pagkatapos Greece na yan eh, yung kasunod. So, ang nangyari po doon ay hindi po sila concentrated on a certain place lang. So, ang ginawa ng taga-lipon sa kanila ay nilagay sila sa iba't ibang mga city. So, nagkalat po sila. Na? May mga tao na nandito malapit sa tinatawag natin na city. Like for example, dito sa Manila, dito ka sa area ng Manila. Yung iba naman, dinala doon sa norte. Yung iba naman, nila sa south. Ganun po ang sitwasyon. And there are 127 provinces na pinadalhan ng sulat in the decree na pag malaman ka na Hudyo ka, ikaw ay liliponin, ikaw ay papatayin. Nag-mourn! Si Mordecai nag-mourn! And when Esther knew all of this, ha? In every provinces na nag-decree, yan po ang sinabi dyan sa verse 2, he went up to the entrance of the king's gate, for no one was allowed to enter the king's gate clothed in sackcloth. And many in every province, wherever the king's command in his decree reached, there was a great mourning among the Jews with fasting and weeping and lamenting, and many of them lay in sackcloth and ashes. Ganyan po katindi ang sitwasyon during that time. Come to think, hindi kayo tagaroon, mga dayo lamang kayo. Come to think na wala kayong masasandalan, wala kayong sariling hari. Palagi niyong inaalala, Zion, Zion, Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remember Zion. Isa po yun sa mga sulat doon sa Book of Psalms. Na talagang nag-iiyak sila. And ngayon, padagdag pa sa kanilang pag-iiyak, doon po sa captivity is the idea of this fire crisis in life. Well, I believe that crises are God's way of strengthening our faith in Him. Ito pong binigay sa kanila ng Panginoon. Well, masasabi natin na ito pong crisis na meron sila, isa sa mga reasons kung saan ay pinakita ng sovereignty ng Panginoon. Isa sa mga reasons kung saan pinapakita ng Diyos na mahal pa rin kayo ng Panginoon. No? Isa sa mga tinatawag natin na masasabi, mag-trust kayo sa akin kung anong crisis na meron kayo ngayon. Or isa din sa mga reasons kung saan ito ay nagpapakita ng pagpalo ng Israel sa kanyang mga anak. No, kapatid sa Panginoon, in this prayer time, no, tayo ay in less than a month, no, mag-transition na po yung government natin. I don't know what crisis yung daratnan po natin. Ngayon pa lang, marami na nag-welga, no? Lahat ng mga stocks bumagsak. No? Tapos nagkaambang yung pagtataas ng gasolina. Ang dami, no? Nabasa ko kinina, yung JP Morgan ay nilist nila, napakababa ng listing nila sa atin bilang mga dito sa Pilipinas, no? So we don't know.
kung anong crisis na meron na darating sa atin. Maybe in the next 6 years, no? Maybe in the next 10 years, no? But I believe that every crisis of every fire, that I believe it could be directly Lord's will or it could be His permissive will na binibigay sa atin, there is always a reason. And that reason will always come back to God. And that reason will always be for the strengthening of our faith. Sabi po sa isang botanist, mas matibay daw yung mga puno. Pariyong nara, pero mas matibay daw yung nara na kung saan palaging hinahampas ng bagyo. Kapatid sa Panginoon, this prayer time, kaya bakit nga ba tayo may prayer meeting, no? Wala lang, dahil ito lang nakaugalian. No, is that may prayer meeting tayo so that we could show our trust sa Panginoon. Na minsan, dinadala niya tayo sa mga crisis na meron sa buhay. Just come to think, no, 2 years that we have been in this pandemic, hindi pa tapos until now. So kapatid sa Panginoon, one, para po kay Mordecai, para kay Esther, ito yung trying moments kung saan at the end, God will be glorified and magnified. And in parallel po sa buhay natin, I hope ko kung may crisis ka sa buhay ngayon, at the end, God will be magnified and glorified. So that's the background of the crisis. So when this crisis na naranasan ni Esther during that time, kung saan na ilagay yung kanilang buhay sa alanganin, napakaganda po ang idea of response to this crisis. Makita in John sa verse 4, when Esther's young women and her eunuchs, marami siyang kasama, kasi si Mordecai, outside, hindi siya pwede doon sa lugar ng hari, no? Even though malapit siya sa hari, dahil kung napapansin niyo chapter 2, isa dyan sa makikita natin na isa siya na nagsumbong kung saan mayroong plot against or assassination against the king. At nalaman niya ni King later on, no? Pagbabasa niya ng records. But isa dyan sa makikita natin is that the response of Esther during that crisis. When Esther's young women and her eunuchs came and told her the queen was deeply, anong sabi dyan sa King James Version? Talagang nasaktan yung kalooban niya. Nasaktan yung kalooban niya. She sent garments and even hindi niya matanggap na itong si Mordecai lumalakad sa city, may sackcloth, no? Talagang naglagay ng mga ashes maari sa ulo. No, nagpadala siya ng damit para kay Mordecai. Na, so that he might take off the sea sackcloth, but he would not accept them. Ayaw tanggapin ni Mordecai. Bakit ko tatanggapin yan? But for Esther's response is very important. Is that nadurog ang kanyang puso. Ang tawag natin dito is empathy. No? Kabaliktaran siya ng apathy. Yung empathy, para siyang nakikita mo yung kapatiran mo or kahit hindi mo kapatiran, no, kapitbahay mo na talagang walang masaing, no? Maalala mo at nararamdaman mo ito yung time na wala ka rin masaing, no? Ito yung time na nakita mo wala siyang pera na pagdukot mo sa bulsa mo, nararamdaman mo, dati wala naman akong pera. Hindi yung kalyo yung puso. So I really love this. Oh, dahil pinag-uusapan natin biographical yung pinag-uusapan natin patungkol po sa mga attitudes ng ating mga women, no? Siguro sige, pagpalagay natin siguro ganun talaga yung mga babae, ganun ba talaga yung mga babae na talaga mabilis makaramdam ng pero isa yan, no? Sa makikita natin na nararamdaman niya ang nararamdaman ni Mordecai, the ability to put ourselves in other person's shoes and understanding why they may have these particular feelings is one of the great marks of a true leader or
Lagay natin sa sarili natin of a growing person. Ito dapat po yung meron tayo. Na kay Esther, nandyan po sa puso niya. Nung nakita niya, nabalitaan niya, ano lang, iinarte lang yan si Mordecai. Wala yan. Minsan pag may mga anak tayo, no? Tayo! Pero nasugatan na, di ba? Minsan, kasi gusto natin ipa, ano yung kanyang puso. Pwede din naman yan, no? Pampalakas loob doon. Pero pag nakita mo, duguan na, di ba? Minsan, nalapit ka. Ano, kamusta ka na? Oh, di ba? Tayo mga Pilipino, mahilig tayo tumawa, di ba, no? Pag may nasagi. Ganun, di ba? Natumba, halakak pa tayo sa harap. Di ba? Mahilig tayo sa ganyan, no? Yung ibang mga other ano people, no? Pag nakita, oy, kamusta ka na? Lalapitan pagkatapos. I don't know kung ayaw natin saan pag-usapan yung politics dito sa gitna, di ba? Talo kayo! Di ba? Parang, hindi. Nararamdaman natin. That I hope, dito po sa pag-aaralan natin about Esther, ito po ang may puso siya. Empathy. That I believe it is very important for us here at Faith Fundamental Baptist Church na tayo pong mga miyembro nararamdaman natin yung nararamdaman ng mga tao na katabi natin. Which is true. Which is true of the heart of Jesus Christ. We have a high priest na nakaramdam ng damdamin natin. Why? Sabi ng Book of Hebrews, dahil naranasan niya. Naranasan niyang tinukso siya, pero hindi siya nagkasala. Kapatid sa Panginoon, this is the second principle. The first principle na nakita po natin kanina is that nilalagay tayo ng Panginoon sa mga crisis na meron tayo para ma-strengthen po tayo. Pangalawang principle po natin na pwede nating makuha dito sa buhay ni Esther is that marunong tayong makiramdam ng damdamin ng iba. Kaya ito po, no, mamaya magpe-prayer time tayo. Maghati-hati tayo. No, ito ang prayer time, hindi ito marites time. Ha? Hindi ito yung, ay alam mo, pag-pray natin si ano, kasi nabuntis. Sino na, hindi yun. This is not the time of the marriages. No, it's not. This is the time na pag sinabi niya, alam niyo, si kapatid, dinala sa ospital ang babayaran, kapatid, 500,000. Sakit. Na-aksidente, pag-pray natin. No. Hindi yung, alam mo, na-aksidente, kasi daming, hindi yun. Ito pong prayer time natin dito sa faith is the time for us na mag-share ng nararamdaman natin, naranasan natin. At kung i-share sa atin, this is a time for us na maintindihan din yung nararamdaman ng nag-share sa'yo. At hindi itong time kung saan maging kalyo ang puso natin. Kundi katulad ni Esther, he was deeply moved. He was deeply at gusto niyang tulungan si Mordecai. Na wag ka, pero sabi ni Mordecai, no, it's time for us. Na tayo po ay magdusa at mag-fast tayo. Number three, dito po tayo, this is the second to the last po na pag-uusapan natin this prayer time. Number three is the analysis of this crisis. Alam niyo na si ano, napakatalinong leader to eh, si Esther. Dahil nung time ng crisis, alam niyo yung sabi niya, Esther called for Hatak, yung kanyang ano, ang kanyang utusan. At ang utusan niya, kung bibilangin mo pabalik-balik 'yan, ha? Kumbaga, buti naman si Hatak hindi nagreklamo, no? Dahil kung babasahin mo yung buong narrative niya,
Sinabi yan si Haytak, puntaan si Mordecai. Pagpunta kay Mordecai, ay hindi po uso kapatid ang text ha. Wala pang text, walang PM is the key. wala pong ganito. Na, wala lang telegram, beeper, wala po lahat ito. Ito po ay lalap, pupunta si Haytak doon kay Mordecai. I don't know kung gaano kalayo during that time. Pupunta siya doon, kausapin si Mordecai. Pag nakausap si Mordecai, babalik si Haytak, kausapin si Esther. Tapos sasabihin na naman ni Esther kay Haytak, babalik na naman ulit siya kay Mordecai. Tapos magbalik niya kay Mordecai, magsasabi na naman ulit, pero kita mo yan. Pero sa ating ngayon, isang ganun lang. Diba? Gabing election natin, no? In just one day, almost 98%, diba? Unofficial, pero ang bilis, no? Pero ito during that time, no? Grabe, yung crisis na yon. Pero for Esther, is that very important, is the analysis of this crisis. Hindi yung basta-basta na lang, okay, nangyari na, so ito kagad yung, hindi ganun pong ginawa ni Esther. He called for Haytak. And sabi dyan, ordered him to go to Mordecai to learn what was and why it was. I love this. No? And diligently seeking for the truth. Hindi lang basta-bastang naniwala siya, kundi tinanong si Mordecai to learn what was and why it was. Ano ba ang nangyari talaga, Mordecai? Ano bang gagawin natin? Oh, nag-exchange pala sila ng maraming mga bagay pinag-usapan nila. Pagkatapos diniscuss ni Mordecai kung anong nangyari. Itong nangyari sa kay Haman, binayaran niya. Okay? Promise to pay the king's treasuries. Bayaran yung king's treasuries para for the destruction of Jews on verse 7. Pagkatapos yan, mayroon ng written decree. Biro mo yan. Isang decree galing sa hari. So, lahat po na ebidensya ay ipinakita ni Mordecai before nag-react si Esther. I love this, no? Very important yan, the ability to think during crisis. No? Not only the ability to think, the ability to analyze, and of course, the ability to evaluate. This ability to think, analyze, and evaluate during crisis is a great way for a better solution. Dapat titingnan, suriin, tingnan. Bakit nga ba ako naging ganito? Bakit nga ba ako nagkasakit? Meron ba akong ginawa sa Panginoon? Ha? Mayroon akong ginawang masama? Or ano? Eh, palo ba ito ng Panginoon? O ito ay isang ano lamang sa akin, no? Trial na ibinigay sa akin ng Panginoon. Think about it. Tingnan natin. Ito bang kasalanan na ito? Inapasa-pasa hanggang sa akin. Titingnan natin. So kapatid sa Panginoon, very important po ito. That during the time of crisis, kung ano mang mangyayari sa atin ngayon, let's evaluate. Of course, dito po sa ating nangyari, sa ating church, no? We have to think that way. Ano ba nangyari sa atin? Analyze everything. And that we evaluate kung ano po ang nangyayari sa atin. This is what had happened to Esther. And I love this. Yung pag-uusap nila ni Mordecai. Dahil napakahalaga ito and the solution making or the solution process para po mabigyan ng kasagutan ang nangyayari at ano pong hakbang na kanilang gagawin. So you will find, one, dinilagay tayo ng Panginoon sa crisis na meron tayo para lumago tayo. And during a crisis, dapat tayo marunong makiramdam. And during the time of crisis, dapat hindi tayo padalos-dalos sa ating mga desisyon. This is the third principle na pag-usapan natin. Kundi mag-analyze, pag-isipan, at mag-evaluate sa mga nangyayari sa atin. And here comes the last. Here comes the last. The solution to this crisis. Napaganda po ng solution. Yan ay verses 10 up to 17 po na makikita natin. Ano ba talaga ang solution to this crisis? Dahil kahit si Mordecai
ay nagsasabi, mahalaga to eh, ano, yung pag-usap ng dalawa, dito yung kinukuha ng ibang mga ano eh, mga titles sa conferences, no? Mala niya, for such a time as this, no? Ito yun, no? Ano ba ang nangyayari? Ito yun. Dahil tinatanong ni Mordecai, akala mo ba, Esther, na masisafe ka dyan sa piling ng hari? Hindi. Ah, kung magpe-perish kami, magpe-perish din kayo. Ah? Kasi sabi ni Esther, isang law lang ang meron dito at very important ang law na ito. Kasi sabi ni Mordecai, lumapit ka sa hari. Pero sabi ni Esther, paano makalapit sa hari? May isang law, very important to the king's office. Ang tawag dito kasi, of course, kung hari ka, protection ng buhay yun eh. So, hindi pwede kahit naalala niyo si Vashti, na? Nang chapter verse 1. Naalala si Vashti? Rena na yun, ha? Sinuway niya ang Panginoon. Pero nawalan siya ng corona. Kaya nga, napalipat kay Esther. At isa doon na hindi pwedeng lumapit, basta-basta kang lumapit. Which is very clear po dyan. All the king's servant and the people of the king's provinces know that if any man or woman goes to the king inside the inner court without being called, there is but one law to be put to death. Mailagay sa alanganin yung buhay ni Esther. But as for me, I have not been called to come. Yan po ang challenge during this crisis. Kaya nag-reply again si Mordecai, do you not think na masisave ka dyan? Mamamatay tayo sabay-sabay. Pareho tayong magdurusa dito. If you keep your silent at this time, verse 14, relief and deliverance will rise for the Jews from another place. It could be yung other people will be saved. Okay? But you in your father's house will perish, and who knows whether you have not come to the kingdom for such as a time as this. Esther, you have been put there for a reason. Which is true. Ang ganda, kung iparallel po natin, yung buhay po ni Esther kay Joseph, almost the same, no? Nilagay ka sa isang crisis kasi may reason. Ang paralel-paralel yan. Ang daming paralel po dyan sa Biblia. Di ba? Kung hindi nilagay si Joseph doon na preso siya, hindi siya naging second command the king. Sa time naman ni Esther, kung hindi nilagay siya doon, kung nawala si Vashti, at hindi siya nilagay doon as a queen, nasa iba sila, hindi din. Napansin din niyo yung paralel sa Biblia. Kasi ang Diyos may purpose palagi. At dyan po titingnan natin, kaya mahalaga po for us Christians na nag-aaral ng Biblia, tumingin po tayo sa whole. Ano ba nangyayari? At paulit-ulit dyan. Ha? Hindi lamang sa time ni Joseph na na-preserve yung seed. Sa time ni Esther, na-preserve din yung seed. No? Esther told him to Mordecai, 16, this is the solution. And I would like to end this way. Gather all the Jews to be found in Susa or Shushan and hold a fast on my behalf and do not eat or drink for 3 days fasting. Even though walang prayer dyan na nakalagay, pero ang fasting po ay magkadikit po yan sa prayer. Night or day, ibig sabihin yan, mag-concentrate kayo, manghingi kayo ng tawad sa Panginoon, kayo ay lumapit sa Panginoon, humingi niyang awa ng Panginoon, I and my young women will also fast as you do. So, hindi lang kayo, kami din, then I will go to the king, though it is against the law. I love this one. And if I perish, I perish. Grabe katapag na babaeng ito. Sino kayang maging asawa ng babae ito? O asawa siya ng king. Pero kung may ganung klaseng mga babae, no? If I perish, I perish! Matindi. Kapatid, ito po yung last na principle. Ulitin natin, ha, para clear sa atin. Ang Diyos, nilalagay niya tayo
para ma-strengthen tayo. And during this crisis, dapat naramdaman natin yung mga nararamdaman din ng iba. At during this crisis, dapat nag-analyze tayo, nag-evaluate tayo kung anong nangyayari. Think. Pag-isipan natin bakit nangyayari itong mga bagay na ito. And we find the solution. And very clear po ang solution, sabihin ko sa inyo. Ang solution dyan, prayer is not an option. It is a must. I believe it. Lahat po ito ay applicable sa lahat po na pamaraan ng buhay. Ito yung sinasabi Biblia. Dependence on God through our prayers is not an option to every crisis in life. Hindi po. Yes, makapunta tayo sa kaibigan natin. Yes, makapunta ka sa Bombay. Yes, makapunta ka kung saan para humingi. Anong kasagutan? But I'm telling you, prayer is not an option for all of us. That's why dito po sa Faith Fundamental Baptist Church, hindi po tinatanggal yung congregational prayer time, itong prayer meeting. Why? This is not an option. So I would like to encourage every one of you who are members of Faith Fundamental Baptist Church, ang prayer meeting is not an option. It is a must. Amen po ba? Ay, attend ako kasi wala akong gagawin. This is not an option. This is a must for every one of us. In times of crisis, wala pong unang gagawin ka kundi lumapit sa Diyos. Hindi kung saan-saan tayo lumalapit. So I would like to end this, no? For Esther, babalikan ko, prayer is not an option for her. But right away, her solution during that crisis is that let's hold a fast. Not only you, kasama kami. Faith Fundamental Baptist Church, not only you, kasama po ang pastoral staff, kasama po ang deacons and officers, kasama po ang LC leaders, magkakasama po tayo na manalangin sa Panginoon.